FM. Ang programang ito sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fujidenzo Home and Commercial Appliances. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Lazada 66 Mid-Year Mega Sale from June 6 to 8. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Good morning, good morning sa iyo mga inay. Unang linggo po ng Hunyo ngayon ha, at buwan ng kasalan. Aha. Pero buwan din ito ng hiwalayan, no? Marami tayong narinig diyan sa TikTok. Nako, mga inay. Stay blooming pa rin at try to stay in love, 'di ba? Nakakalungkot nga lang yung mga relasyon na naghahantong sa hiwalayan, no? Nagtatapos ang kanilang mga relasyon. From kasalan to staying in love. Mahaba-habang usapan yan this morning. Kumustahin natin si Inay MG. Hi, Inay MG! Kumusta naman ang Australia? Hi, at Mindanao at lahat syempre ng nanonood at nakikinig sa atin sa Inay Ko Po. Good morning sa inyo dyan. Tanghaling tapat na dito, kaya sumilong muna ako. Pero alam mo, eto na bago lahat, subukan ko lang kayo, no? Pakitaan ng view, nandito tayo. Ha? Malapit tayo sa north of Sydney. At napakaganda ng connection natin. Ito ang north of Sydney. Makikita nyo rito ang Luna Park. O, diba? Diyan ang coverage ko mamayang gabi para sa Stranger Things. Tatawid kami dito. Pero ito ang bridge. O, ayan o. Ang ganda. Ang ganda, diba? Talagang nakaka-inspire. Mag-inay ko po. Pero ang salamat natin ang hangin, inay pa. Kaya sumilong ako doon. Pero nakakatuwa kasi, alam mo, ilang araw na tayo nandito, day 3 na natin ngayon, kahapon naka-1-on-1 natin yung cast ng Stranger Things. Ito ang pinakamalaking show ngayon sa planeta. With the biggest teen stars na Gaten Matarazzo, Sadie Sink, at syempre si Priya Ferguson. Alam mo, sobrang daming mga mommy, tsaka mga anak ng mommy, na mga mommy, na nag-message sa atin kasi nga sobrang fan sila ng show na ito, no? Nakakatuwa talaga at nakisama nga itong weather, kasi okay din siya. At syempre, talaga ngayon, excited na ako pag-usapan at i-pour yung mga mami natin. Dahil alam ko ang concern ng mga magulang ngayon, kamusta ba yung traffic? Gusto lang natin i-update. Sobrang tagal na makalabas ka sa airport ngayon. Ay, makapunta ka sa plane. Kailangan 4 hours or 5 hours before your flight. Punta dito ba yung mga mami, mga daddy sa, ano, sa inyong terminal? Dahil sobrang haba ang check-in pa lamang. Pero pagdating dito, pagkakumpleto ka naman doon sa mga papeles mo, visa mo, etc., mabilis na ang galawan pag pumunta ka sa bansa na patutunguan mo. Kailangan lang kumpleto nga yung documents mo. Nakita rin natin, ano, naabutan natin dito, Inay Pat, at sa lahat ng pamilyang nakikinig at nanonood sa atin ngayon, yung Vivid Sydney. So yung Opera House, talagang todo-todo yung mga light show dito sa city, no? Itong nakikita niyong bridge sa likuran ko, pagkagabi, ano siya, naka-light up siya ng todo-todo. Tapos noon, may parang storya na pinapakita. Sa ibang building na nakita natin, Inay Pat, na yung storya na pinakita was child story. So, ang dami rito, local, tsaka taga-ibang bansa, no, galing din Pilipinas, galing ng Indonesia, Korea, at kung saan-saan pa, dito na yung napili nilang destination kasi start na rin ng winter ngayon. So, ganun yung naging kalakaran dito. So, sa mga gusto mag-isip na pumunta sa Australia, maganda. Kasi bukod sa safe ka, di ba? Ano siya, very friendly yung weather at gustong-gusto ng mga Pilipino talaga. So, yun siya. Pero, ayan, ito yung mga update ng mga coverage natin dito. Pero gusto lang natin sabihin sana, no, sa mga inay natin, sa mga topic natin ngayon, mga concern nyo, wag po kayo mag-worry dahil sagot namin kayo mga inay. Nandito po kami, Inays to the Rescue. Ako po si MJ Marforing. At ako rin si Pat Fernandez. At ito ang Inay. Hi, Kupo. At ito na nga ha, sa mga magpapakasal na problemado po sa budget, swak sa inyo ang bueno mana nating topic mamaya kung magkano ang isang murang-murang complete wedding package.
abangan niyo po yung detalye. Mamaya-maya lang yan, nandito yung guest natin. Ay, nandiyan pala, di ba? Sa Try Mo Inay naman, eto tuturuan natin ang soft skills ang mga chikiting malaki ang maitutulong yan sa kanila. Kaya abangan niyo po, mamaya-maya lang din po yan. At syempre, at sa mga inay, no, pag-uusapan po natin ang celebrity breakups. Grabe, alamin po natin yung sagot sa tanong ano, na makikipaghiwalay o mananatili ka ba sa isang relasyon kung umamin yung partner mo na niloko ka niya. Sobrang init. Ito, may sagot na ata ako dito, Inay Pat. Naku, kayo, ano bang sagot nyo dito? Buksan nga natin yung FB natin, Inay Pat. Tingnan natin yung sagot. Or ipinads, kilagay mo nga dito yung maaanghang na sagot ng mga nanonood sa atin sa Inay Ko Po. Nakakaloka, diba? Yeah. I-comment nyo na yan, mga kapatid. Sagot na po kayo dyan. Eto na ha, sa FB, YouTube natin, naka-live tayo. I-share nyo po to Inay Ko Po na link namin ni Inay Pat ngayon. Diba, that's Inay right. Pat? We're Inay Ko Po worldwide. Ayan, ang ganda ng tama ng ilaw kay Inay MJ. I love it. Bridal na bridal ang effect. Aha, my aha, alright. Ang ganda kasal nga dito sa likuran ko, yung nakakatawa. Kasi di ba, the winter nga dito. Yung style nung kasal nila, parang frosted, parang Christmas in July level. Parang may pa-igloo effect. Mamaya, makisilip tayo. Yeah. Oh, anyway, balikan natin sila mamaya. Pero eto na, kwentuhan na nga tayo ngayong umaga, Inay yes. Pat. Yes, samahan nyo kami ha sa isang oras ng kwentuhan. Tutok lang dito sa Signal 1PH Channel 1, sa Signal Play app, pati na rin sa Facebook and YouTube ng 1PH. Mag-comment, mag-subscribe at mag-share mga inay. Subscribe lang ng subscribe ha, comment lang ng comment at babasahin po namin yan. And for our mga kapatid on the go, mapapakinggan nyo po kami sa Radyo 5 92.3 News FM. Aha, aha. Ayan. Kumusta naman si Erin? First time mo siyang iniwan, di ba? Sabi, Inay Pat, yun na nga yung bittersweet sa ganito, no? Lalo na sa mga inay, I'm sure nakaka-relate kayo. Parang maluhaluha ako. Tapos parang naiintindihan ni Erin na kung nasaan ako, kung nawala ako. Kasi lagi yung sinasabi, oh, the places you go. Eh, everyday ko pinabasa yan kasi batang gala ako eh. So, mukhang namana niya. Totoo ata yung chika na pag naglihi ka, doon talaga yung anak ko nag-i-incline. Kasi nung umpis ako, naalala ko, Inay Pat, kung saan-saan ako nagpupunta, nag-Europe ako, no, nag-Japan ako, no, nag-Korea ako, no, mag-isa pa yung trip ko, ha. So ngayon si Erin, everyday, pinapasyal din siya ng kanyang daddy. Everyday, nag-walking sila. Pero lagi niya nga daw kinahanap, pag-iising niya, sinasabi daw niya, Mama, Mama! So syempre, tumatawag kami ngayon, nasa UP sila, nag-strolling si Kadyo nila Oscar at nung pamangkin kong si Natalie, na thank you Lord, eh nandiyan dyan, dahil at least ang dami nilang mga activities ni Erin na nilaan ko bago ko syempre iiwan siya ng ano, na para sa coverage na ito. Yeah, tsaka maganda may family member na kasama. Totoo. Kasi ang hirap nun kung pareho kayo ni Oscar wala, tapos mag-isa siya with a babysitter, medyo mahirap yon. At least kampante ka na tiwala ka dun sa kasama niya. Si Leji tsaka si Leon, mahilig din sila sa UP. Ang nako, first time sila nakapag-football in the rain last Saturday. At ay nako, akong nahirapan yung mga bata, enjoy. Tapos yan, nakapag-party na sila ng face-to-face. I love it, nakakatuwa. Kasi konti lang yung mga bata, pero at least ngayon, hindi na sila takot makipag-hug at makipaglaro ng parang normal. Parang alam mo yun, nasa NTL na tayo ng pandemic. Ang saya, kasi mas komportable na sila. Ano ko lang, i-inject ko lang rin dito, Inay Pat, no, na para sa mga nagtataka ba't walang mask, wala na pong mask mandate dito. Ang mas problema nila, guess what, ang flu vaccine nagkakaubusan. Dahil nga change of weather, alam mo naman sipunin ng mga tao, mas iniinda nila ngayon ang flu, lalo na sa Victoria region. Tayo nasa New South Wales, tayo kung saan yung Sydney, pero yung Melbourne, kung saan yung ano, yung iba, doon daw sa area na yon na weird yung weather, parang nagpo four seasons in one day sila, na nagkakaubusan ng flu vaccines doon. Imagine mo yun, di ba? Kasi yung iba, talagang parang sunscreen. Inject na ng inject ng mga iba-ibang flu variant sa kanilang katawan para lang makaiwas sa pagkapraning na COVID yung mahahagap nila, di ba? So yun yung ginagawa nila. Hindi nakakakontra ng COVID yung flu vaccine, pero para kapangampante ka lang. Pa-inject sila ng pa-inject. Pero, sige, dumako naman tayo ngayon sa ating guest ngayon dahil first time meron tayong guest. At dalawa tayo dumako sa guest natin.
Syempre ko congratulate din natin mga ikakasal ngayong month of wedding. So best wishes sa kanila. Isa na dyan ang tipi natin na si Ipi Dan. Oh, na yeah. Napakaganda, napaka-blooming, 'di ba? Sana at all. Ko congratulate at forever talaga 'yan. Mukhang totoong road to forever na talaga 'yan. Syempre, para sa mga nagpaplano pa ng kasal nila pero tight ang budget dahil grabe ang mga bilihin ngayon ano at mukhang gusto nang magpaimbita ng ibang tao. Gets na gets namin kayo mga kapatid. We got you covered. Hayok na hayok tayo no sa mga gatherings kasi nga ang tagal natin hindi nakakapag-embrace ng kamag-anak. So kahit kamag-anak lang gusto natin, kasama natin sila on our special day. And to make the event memorable and more special, we try to hire experts para hindi tayo nananaranta. Diba? Konti na nga lang yung guest, matataranta ka pa, diba? So welcome natin ang ating guest ngayon, si Itay Daryl at Inay Laika Bingkal ng DL Weddings. Ayan! DL Weddings for Less. Hi Daryl and Laika, are the new ninangs and ninongs of mag-budget tayo, o, oh, diba? Mini-mention ko kayo pag ano, pag iyan, nag-pinch ito kay Mamu Tinting Babaw. Pero eto na, paano ba kayo nag-end up sa wedding industry? Well, Inay MJ, thank you po ano. So nag-end up kami sa ganitong industry po kasi nung 2018 po nag-propose po ako kasi kay Mrs. Noong po yung panahon na nag-propose ako. So parang nakita namin yung hirap kasi nag-DIY po muna kami. Okay, so kayo mismo nag-organize ang sarili niyong yes, kasal. Yes, so para pong ang challenging, sabi ko parang tapos hirap naman. Tapos hindi pa pandemic yun, di ba? Hindi pa po. Kasi ang challenging po doon is yung maghahanap ka ng simbahan, tapos maghahanap ka ng events place, tapos pagtutugmain mo sila, tapos pagkatapos diba? Nung pupunta ka paghahanap ka pa ng suppliers, catering, photo and video. Aatendan mo lahat ng food tasting. Opo, so, yes po. Imagine yung oras po na mauubos ninyo na ano. Ito so, lang! Yes, bakit nyo natripan na ano, gawing DIY? Kaya ba't ang sipag nyo? Kasi ma'am, ano, mahilig kasi ko sa mga ganun nung mga panahon po na mag-travel. Mahilig kayo mag-DIY. And at the same time, wala kasi kaming idea pa talaga. So parang sa amin po kasi laging yung best teacher is experience. Yes. So yung naging reason Inay MJ, Inay Pat, kaya nag-try kami munang mag-ano. Then yun po, nagkaroon na siya ng idea. So parang gawin natin siyang business. Kaya gusto namin makatulong sa mga katulad namin yung professionals na makakaubos ng oras to eh. Di, gawin natin yung 80% ng kanila mga asikasuhin, i-solve na natin. Sagot na ni DL Weddings. Wow! Hindi kasi usually, nahihirapan ang mga couples na mag-ayos ng kanilang schedule bago sila ikasal. At minsan, ito ang nagiging sanhi ng hiwala yan. Nag-aaway sila dahil, minsan may sulian ng sing-sing ah, dahil dyan sa mga wedding ano na yan, lalo minsan may mga groomzilla, hindi lang bridezilla. Minsan groomzilla? Yung malala. Nakakaloka. Doon sila nakakatalo. Oscar. Si Oscar. May mga napaiyak pa atang supplier, friend. Kaya kailangan regaluhan. Ay, sorry. Sorry. Ganon. Even F ko na yung mga supplier pagkatapos na gaday. Grabe. Pero I'm sure nakaka-relate kayo. Sa kanila, meron silang budget na 12,000. Pwede ka nang makapagpakasal. Nang hindi lang civil ha, talagang kasal. Opo. Explain nyo nga to. Well, paano? Actually po yung 12,000 po natin package. Actually, nag-start po siya yung unang-unang package namin. Kasi gusto namin practical and complete na, no? So, yung 12,000 package po natin, kasama na po yung assistance namin sa pag-create ng documentation ninyo. Requirements, yung mga senomar, yan po, aasikasuhin namin siya, tutulungan namin kayo. Kayo na yung pipila. Opo. Yes, tapos, kasama na po yung mismo magkakasal. Then, after nung pagkakasal, kami na rin po magpo-process, magpapasok ng document ninyo. Eh, paano kapag gusto nila may add-ons? Parang, gusto ko totoong bulaklak, gusto ko ganitong Yun naman po yung susunod natin mga tier ng packages. Okay. Kasi ma'am, ma'am MJ, yung pinaka, tsaka ma'am Pat, yung ano po natin, yung pinaka offering po kasi natin, yung target po ng 12,000 is yung super busy po talaga. Kasi po, ito po rin yung napansin namin during the pandemic eh. Kasi syempre po, nawala ng events ng pandemic. Yung mga tao hindi yan mag-a-adjust ng kasal na date. Kasi di ba po may anniversary tayo, yung mga ganun. So, gusto yung iba pinafungshoy nila yung kasal. Pandemic eh, merong ano. So, hindi pa ECQ, di ba po? So, that's the time po na pumasok yung, binalik namin yung 12,000 package po na yun. Then, kung gusto po nila mga dagdagan ng bulaklak, add on na lang po siya ng minimal.
Yung 12,000 kasama na yung catering, wala pa. Ah, wala pa, ma'am, kasi ano siya talagang ano lang, yung pinaka documentation processing and yung magkakasal po, yung ceremony and registration. Pero kahit na sabihin mo na ano no, wala pa dun yung pagkain. Gusto ko lang sana tanong, hindi ba kayo lugi dito? Kasi kahit sa labor, di ba? Imagine na mahal na ng gas ngayon. Tapos, yun na nga, it's always costly to just to go out and do an errand. Well, actually, ma'am, hindi naman po siya. Kasi napag-aralan naman po namin yung price point namin. Limited ba siya to Metro Manila? O hanggang saan? As of this time po, is Metro Manila po Metro muna Manila siya. Metro Manila lang. Kasi po, medyo pag nag-out of town na po siya, doon na may po mag-additional cost. O sige, tayo. Pag out of town, ano yung pinaka-affordable na package nyo? Meron kami, yun po yung kinaganda sa DL Weddings for Less. Kasi po, available po kami from North to South Luzon almost. Kumbaga, abot namin hanggang Quezon Province, Batangas, and sa North naman po hanggang Pangasinan kami. Kasi po may mga accredited suppliers po kami. Kaya yun ang offer namin, like let's say for example, yung mga 100 packs na wedding packages namin. Kung okay, nasa 149,000 lang po siya, even sa Quezon Province po yung kasal nyo, and sa Batangas or sa Pangasinan, same rate lang po. Ay, wow! Kulit yun! Yes, kompleto na po yun, in mga inay. Inay, Pat, naalala mo, pagka dati pa tayo kinasal, di ba? Pero naalala mo na pag kunwari, yung out of town, biglang plus 10 na yung mga supplier. Kahit photo booth lang yan o kung ano man, 10,000 agad-agad. Pero itong nakita ko na pinlay natin, parang bonggang-bongga na yung setup. Yun ba yung 50,000 na wedding package nyo? Parang bonggang-bongga na siya, ha? Yung pong mga nasa 100 packs na package namin for as low as 149 and complete na po yan, like may photo and video, may same day gotcha edit, hair and makeup, and meron naman po kami yung mga all-in civil wedding package na kasama na po yung venue. Yung po yung 55,000 and kasama na yung catering, photo coverage, host, coordinators. So dun po kasi nag-arise lahat ng mga packages namin nung time ng pandemic talaga. Kumbaga, nag-start sa documentation muna kasi bawal yung mass gatherings, tapos nagkaroon ng intimate package na gusto nila hassle-free. Kaya nag-offer din po kami ng mga ganun na with venue na, tapos kami na rin maglalakad ng documents. Talagang pupunta na lang sila sa araw ng kasal nila. Talagang alaga-alaga yes sila, Inay MJ. Pero ito, kasi yung iba, kumukuha ng coordinator para hindi sila mag-away. Kayo ba, bilang mag-asawa, hindi kayo nag-aaway? Kasi minsan, mas gusto ko pink, hindi maganda yung blue, mga ganun. Well, actually po, hindi naman po tayo, tao lang po talaga tayo, no? So dumating, nung nag-2018 po kasi, dun yung panahon ng kasal namin, di ba po? Nag-aasikaso din kami ng kasal ng iba. Dun po yung time talaga nag-aaway na kami na ano, sobrang stress kasi. Anong ginagawa nyo para maibsan yung galit ng isa't isa? Ano po yan, talaga, sa akin naman po, bilang sa lalaki, tatahimik lang po muna tayo, palamigin lang. Wag po tayo makipagsabay. Narinig niyo yun, ha? Dapat tumahirik muna kayo. Charot! Talaga sinasabi ko eh. Kaya ko po kasi yung show. Maraming inay na nakaka-relate sa akin dito. It's marriage. Medyo ano talaga ako famous ako sa akin, di ba? Happy wife. Pero nung wedding, ako ang katuwang nilangka. Ako yung tahimik. Ako talaga, ako yung tahimik to kasi nga parang okay, gusto ko na lang. Kasi alam mo yung ayoko ma-stress. Parang sabi ko, gusto ko na lang gusto. Sige na, mag-aidu na lang ako. Diba ba? Alam ka na. Kasali ko po. Diba hindi siya kasal ko ni Ray? Wala lang. Doon ko na kung hindi nakakarelate. Pero alam mo, kasi pag stress ka, pangit ka sa picture. Diba? Magre-relax. Oo. Pakaganyan ka. Yung aura, ganyan. True. Pero wait lang, kailangan natin isama nyo rin sa DL Weddings yung tips nyo. Bakit na gusto yung samahan nyo? No? Kung paano kayo, parang iwas-away tips. Yeah, iwas-away tips daw. So sa iwas-away tips po sa mga magpapakasal po ano, make sure po na ano, magbigayan po kayo ng ano ng time, no? So kasi syempre, well, based naman sa experience po kasi kinasal nga po kami. Kami mga lalaki po kasi bihira din naman makialam eh. Parang as much as possible si Mrs. kasi yung parang hands-on. Actually biro ko nga po sa mga couples namin na tayo po mga lalaki, taga budget. So, si Mrs. hayaan na natin muna mag- Pero paano yun? Kapag yung Mrs. parang, ay hindi, gusto ko pa ng bulaklak na ganyan. Gusto ko yung imported na ano, makeup. Tapos gusto ko yung damit, ano, tool. Mga ganyan, tapos hindi na kaya budget. Ng budget. Paano nyo itetemper yung paglawak ng gastos?
Yung, po hindi kasi eh. Minsan maiwasan, di ba? Yes. Oh, yes. Based on experience naman po, nilalatag kasi namin po yung budget namin. Okay. So, importante po talaga pag magpapakasal kayo is you set your budget, right? Kasi yun naman po yung first step sa marriage eh. Kailangan nagkakaroon kayo ng understanding. So, yun po yung unang tip namin, ay understanding na kung ano lang talaga yung budget, dun lang tayo. Then kung gusto talaga na, kumari, Tiffany chairs, yun po yung na-request niya nung una. Mm-hmm. O, sige, magbawas tayo ng konti sa ibang mga suppliers ng budget. Pero kailangan clear ang aking chairs. Yes. Ganun ko. Sabi ko kasi pwede na muna pa. Hindi, Tiffany chairs tayo. Sabi ko po, sige, Tiffany chairs. Pero isa po, may ano tayo ha, di ba sabi mo ganyan yung budget, pero ang trend ng mga ikakasal, para sa mga nagpa-plano pa lang ano, pagdating na isang linggo, o dalawang linggo bago yung kasal na, abay, biglang ni-level up na lahat. Biglang magkakabudget, di ba? Yung doon-doon nabubuhos yung ano nila, yung parang, ay, sige, ngayon lang naman tayo ikakasal na, naaano sila na, na sisway sila para i-level up yung Tiffany chairs, yun yung glass chairs, di ba? Tama ba yung transparent? Yeah. Mukha siyang ano, mukha siyang crystal sa picture. Pag na tama na ghost clear. Chair. Ghost chair po yung bago. Yung crystal. Yung then yung Tiffany may gold, silver. I see. Yun po yung parang metallic. So, kahit anong chair na preferred ng kliyente, meron pa kayo nun? Yes po. Usually, kasama yun sa package. Kasama ng previous yan. Po. So, 149 all Tiffany chairs na po yun. Pag nagsiset aside ng budget, ganito, may sweldo si groom, may sweldo si bride. Ano yung suggested nyo na budget para hindi sila magkakaproblema? 10%? 50%? Ano ba? Usually, para hindi mag-away. Usually po kasi, as much as possible, 50-50 po talaga. 50-50. Yung pinaka, ano, parang gusto nating ma-achieve. No? So, syempre, depende naman po kasi, syempre, hindi naman pare-pareho yung sweldo ng mag-asawa, di ba? Kaya nga, give and take talaga. Even so, sa budgeting. Sa nangyari po sa amin, syempre, mas malaki pa rin po sa lalaki yung naging budget ng sa kasal po namin. So, ano lang po yan, talaga, maging realistic lang po din tayo. Yun po yung pangalawa, maging realistic lang din tayo tapos, doon sa budget. Tapos, itong, ano, pandemic, meron tayong hybrid na celebrations. Mm-hmm. Meron din ba kayo na parang Zoom na version? Paano yun mas na-enhance yung experience para doon sa mga malayo na manakamag-anak? So actually, nagkaroon po si DL Weddings for Less ng ganun nung panahon ng pandemic. Meron pong virtual host din. Ay, talaga? Opo, nauso po yun. Wow. So may Zoom siya, tapos may mag-host din nung Zoom meeting na yun. Tapos meron ding, parang ganito po, nagsiset up po tayong virtual, si Inay MJ na sa ibang bansa, parang ganun din. So, Inay Pat, nandito ka, ikaw yung nag-host, tapos si Inay MJ yung nag-host naman sa virtual. So, palitan din kayo ng usapan. Wow! Ganun po yung nauso nung panahon ng pandemic, kasi very limited lamang po yung guests. Yes, yung guest po. Nung actually, hanggang ngayon, nagagawa pa po namin yung mga clients namin na kinakasal sa, may hub po kasi kami yung parang mini events place namin. So kami, nila live din po namin sila, which is free lang po yun. Kumbaga, free live coverage. Then, nashishare nila during the wedding para yung mga ano nila, kamag-anak nila ma-appreciate abroad. Appreciate po nila yun. Yes. So, Wait, ito na, may line ka, Inay Darrell. Ano? Pag-usapan lang natin. Hello, at alam ko, weddings can be an excited to be fair. Di ba? Lalo na for the suppliers. So, how do you manage your time with your child? So sa baby naman po. Actually, sa baby naman po, kasi syempre, 2 years old pa lang po yung baby namin. Isa pa lang po. Isa pa lang eh, and we're planning pa. Dagdag. So ano po, pagdating po talaga sa bahay, what we do is, ako po kasi bilang tatay, I make sure na in-off, tinatabi ko na yung pinaka-phone ko. Yes. Isa po yun eh, kasi minsan silosa pong bata eh, gusto sa kanila yung focus. Pag nasa bahay na, dapat so itatabi ko po yun, maglalaro kami. No? So give and take lang, pag busy naman si Mrs., ako muna, then si Mrs., ganun din ginagawa niya. Kami kasi, ako kasi personally, kahit may business, kumbaga may time pa, lalo po breastfeeding po. And hanggang ngayon po na 2 years old si baby ko, breastfeed pa rin. Opo. Nasasama mo siya minsan bonding sa event? Opo. And kung hindi naman po, nakakapag-pump naman po. And hanggang ngayon, hanggang gabi kay 2 years old siya, ganun pa rin po yung pinaka-bonding namin. Usually, pag breastfeed, mas mabait. So, mas manageable. Kaya nasasama sa parang event. Parang hindi naman, girl. Hindi po ba, inahiyan? Diba? Ang pansin ko po, in mga inay yung makalapit sa daddy pag babae po. Oo, malapit nga. So, talagang sila yung napupuyat kapag nagta-travel.
kapag kasama yung baby. Kasi talagang sila, Daddy, I want to go to the washroom. Yes. Daddy, I want to do modeling. Daddy, I want food. Daddy, I want more nuts. Ganon. Nako, hindi makakatulog sa flight, lalo na pag long haul. Kawawa yung daddy. Pag-usapan naman natin again yung business ninyo, no? So you talked a little bit about your daughter, but now you're open for expanding already, for franchising. Yes po. How do we get in touch with you in case gusto nila mag-franchise? Okay, so kung gusto po nyo mag-franchise, tawag lang po kayo sa 0919-061-0787 and mayroon po tayong website, no? So dlweddingsforless.com/franchising and meron din po tayong Facebook, no? So it's facebook.com/dlweddingsfranchising dlweddingsforless franchising. So yung ano nga po, natutuwa kami kasi since 2018 po nag-start yung business. Meron na po tayong magti-three branch na yung franchises po namin. Wow. Saan yung ibang branches? Yung ating pong Pampanga, meron na po. Nag-start last year, August po. Ang maganda nga po doon, actually, na-ROI niya na yung ano niya, less than one year. Kasi sa Pampanga, ang sasarap ng catering. Tapos, meron marami po tayong kabubukas lang po sa Ordaneta. Pangasinan. Nag-expand na po agad siya sa Alaminos. Pagkatapos niyong magsayaw-sayaw para sa fertility, diretso ka saan. Tapos, meron po kami sa may Boracay na franchise. Wow. Nasa Singapore po siya. Actually, OFW po yung franchisee namin sa Singapore. Kalibo yung pubuksan niya. Hopefully, by this end of this year or next mag-start year, mag-start na po siya mag-operation. Naku, congrats. Thank you po. Congrats. Ang ganda ng mga franchise owner. Birthday gift nito para kay Tay Daryl. Happy birthday si Tay Daryl. Ay, salamat po. Ay, happy birthday. Exacto. Swerte sa negosyo yun, birthday, no? Sana dumami ang inyong franchisees. At salamat po. Maraming clients. At thank you so much for guesting this morning. It's our pleasure po. Inay MJ, thank you po. Inay Daryl at Inay Laika, God bless you and happy birthday ulit. Salamat po na marami. Salamat po. Ayan mga inay ha, magbe-break muna tayo. Magbabalik ka ang Inay Ko Po. Ang programang ito sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fujidenzo Home and Commercial Appliances. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Ang oras, 10:31. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Lazada 66 Mid-Year Mega Sale from June 6 to 8. Angel Oxin po, paano nabubuo ang tiwala? Kapag nangako at hindi binigo, pangako ng Rhea Generics, ang pangkaraniwang Pilipino ay magkaroon ng kakayahang bumili ng mga tunay na world-class na kalidad ng gamot. Kapartner namin ang mga kilalang eksperto sa buong mundo. Kaya maaasahan mo na ang kalidad, husay at bisa ng Rhea Generics ay kapareho ng mga branded na gamot. Ganyan tumupad ng pangako ang Rhea Generics. Ang galing ng mundo, dinala sa Pilipino. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Frisian Escabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck at Boehringer Ingelheim. If symptoms persist, consult your doctor. Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maasahan mo. Pesang isda, pritong isda, sinigang na isda, pangat na isda, kinilaw na isda, sarsyadong isda. Hi! Ang sarap talaga ng isda. At masustansya. Yes, less calories pa, inihaw na isda, sweet and sour na isda, adobong isda. Kaso, kung marumi ang karagatan, illegal na pangingisda, sinisira ang yamang dagat at hindi natin aalagaan, walang isda. Walang PDA? Walang public display of affection? Hindi lang isda, kung hindi mangingisda. Makilangoy sa Oceana dahil kahit sabihing there are so many fish in the ocean, mawawala rin if we let them get away. Alagaan ang ating karagatan at sagipin ang ating mga mangingisda para marami pa tayong pagsaluhang isda at alaala. Support Isda Solution. Let there be fish! For everything that's true, count on GS to clue. The true things come your way. GSM Blue ang kasama. We chose GSM Blue. Choose what's true. Okay lang to make mistakes. Okay lang. Kung sa sarili totoo at hindi fake. Hey. Dahil ito ang GSM Blue.
Drink responsibly. Choose to chill and enjoy the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. Lazada 66 Mid-Year Mega Sale now. Get fast and free shipping in as fast as 3 days within Metro Manila. Enjoy 6x stackable discounts, including Lazada bonus and 60% cashback for more savings. Download Lazada for more details. Check out now. Promo runs from June 6 to 8, 2022. DTI Federal Permit Number FW143022 Series of 2022. Ang programang ito sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fujidenzo Home and Commercial Appliances. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Hi! Welcome back sa Inay Ko Po! Ayan, Inay MJ. Welcome ngayon back. Naman, this morning, tatryin natin ang isang workshop for kids na magtuturo sa kanila ng soft skills. Ooh, ano ba yung mga soft skills na yan? Makakatulong po yan sa mga chikiting, lalo na sa future kapag naghanap po sila ng trabaho. That's ano right. Nga ba itong tinatawag na soft skills? Uh-huh, tatanungin uh-huh. natin mismo dyan ang isang inay na nagtuturo nito, si Inay Maricel De Vera. Hi, Inay Maricel! Siya po ang founder ng Soft Skills for Kids PH. Good morning! Yes. Good morning, Mommy MJ and Mommy Pat. Inay Maricel. Good morning, Inay Maricel. Ayan. Ito yes. Sa kanya, ano nga ba itong soft skills? Yeah. So, itong soft skills, ito yung mga tinatawag din ng iba na life skills or some equated to emotional intelligence. So, these are the skills na nagde-define kung paano tayo mag-interact with other people, kung paano natin gawin yung mga tasks natin, or how we solve problems. Yan. So, napakahalaga yun, no? Parang life hack. Yes, exactly. Parang life hack. Correct, Mami MJ. Gaano kaaga pwedeng mag-start na mag-aral ng soft skills? How young? Yes. As early as baby or toddler, actually, pwede na natin silang turuan ito. Kaya lang yung kaibahan lang, for those small kids, through play yung pagtuturo natin sa kanila. For example, for the soft skills of organization, we teach them that by teaching them how to keep their toys after playing, ganyan. Tapos yung teamwork, yan. O, di ba pag meron tayong mga games that we play with them, with the family, or yung as small as yung baby, di ba we teach them how to be independent by holding their bottle on their own, yan. Ano po, Inay Maricel, no? Napansin ko nga rito yung pinaanam mo itong soft skills na to, bukod sa life hack nga siya. Ito yung mga pangkaraniwan na hindi naiisip ng magulang na mas mahalaga pa nga minsan kaysa sa mga technical eh, di ba? Kasi to each his own, pagdating sa isang tao, sa isang individual. Kumbaga, if you're good at assembling a table, baka ako hindi. Pero lahat tayo dapat kain, di ba? Pero lahat tayo dapat ang soft skills natin naka 100% as much as possible to really function well in this society. Mm-hmm. Correct. Tama yan, Mami. Kasi yan nga, yun, may direct impact yan sa ating mga relationship, itong soft skills. So, tapos, yeah, gets na gets ni Mami. Minsan kasi, as a toddler, mas madaling turuan na mas ma-excite kapag magliligpit ng makalat nila. Merong phase ngayon na preschooler, medyo ina-assert nila yung independent thinking nila. No, why do I have to do that? Anong response nyo sa mga ganong bata na parang may shift ng ugali or ng behavior ngayong pandemic? Yeah. Pagdating na sa mga medyo pag lumalaki na sila, no, iibahin na natin yung attempt natin sa kanila. It's through teamwork na. So, we say na, so we're a family, so we are a team, so we have to do it together. Yan. So, ganun yung natin. So, as they age, naiiba lang yung way ng pagtuturo. I see. Ooh. Kasi, pag, yeah. Lalo na pag teenager, medyo rebellious, no? So, paano mo mako-convince na mag-participate dun sa workshop at makakatulong to sa'yo? Yeah. So, in soft skills for kids, what we do is not just teach them the skills or the toolkit, but we also teach them why it's important to learn these things. For example, we explain to them why it's important to manage their time. So, we tell them it's to avoid stress. So,
may isa akong anecdote actually. One of our students, a 12-year-old boy, kasi after the 10 sessions, we get their feedback. So what this student, sabi niya, now I realize why I'm having a hard time in school. Sabi niya ganon. So it's because, it's because I prioritize that which is not important. So yun. Kasi we teach also, ano yun, how to prioritize importance versus urgency. Yun. Wow. So, yeah. Actually, yung palang realization na yun, di ba? Those who excel in school are not necessarily the smartest ones. They're the most organized. Or sila yung pinakamagaling sa time management. So, natuturo nyo yun kahit na teenager na. Yes, actually, yung aming time management is actually for twins. Uh-huh. So, it's from 9 years old to 14. So, yan. Actually, meron pa rin mga nag-enroll na 15 years old, ganyan. So, yun. That way na tinuturo namin yung reason why is para ma-motivate sila to keep on practicing it even after the 10 sessions. You know, you get to reflect when you are faced with this na oo, kailangan mo palang isipin. Kasi tayo, in a path, I'm sure yung generation natin, parang looking back at this, ako, I winged it. I just winged it and made my way through society. Yung iba, di ba, nawiwirdohan pa tayo sa kanila, ba't ganun siya makitungo? Baka nga kasi, hinabypass nga yung soft skills na yon, di ba? Pero ito, Inay Maricel, ngayon, pioneer ka ba nito? Kumbaga, nag-inspire sa'yo para mag-isip na pasukin magturo ng soft skills? Yeah, so I think in the Philippines at least, no, we're the first to offer this kind of classes, summer classes and after school classes. What inspired me was nakita ko kasi mismo yung need sa mga bata, especially when my eldest entered Philippine Science High School. Mm-hmm. So nakita ko yung need, the kids are overwhelmed with a lot of schoolwork. Oh. Pero nakita namin with our son, since we taught him leadership skills, negotiation skills, teamwork, and time management, nakita namin na it's possible to handle all of this without being overwhelmed. So yun nga, we just need to give them soft skills. That's nice. That's nice. And are you ba growing up, ganun din yung pagpapalaki sa'yo? Yeah, kasi I was exposed to joining competitions and house chores also. So these things kasi develop these soft skills. Maswerte tayo nung time natin Inay Pat and Inay MJ kasi 'di ba yung time natin with school hindi ganun ka-hectic katulad ng mga bata ngayon. Hectic din ako noon kasi naalala ko meron kaming individual work as in sa buo may isang oras sa buong tatlong linggo lahat ng subject iikot na bawat classroom. Lahat ng subject from science to health or whatever, may big project siya and you have to accomplish it in a span of 3 weeks on top of the academics. So parang best in co-curricular activities kami noon. I think it depends on the school. It depends on the school kasi merong mga schools na holistic yung approach. Tapos ang idea nila of holistic is wala kang panahon para magdroga. Kailangan lahat saksakan mo ng extracurricular. Di ba totoo yun? Parang kung hindi ka mag-journal writing, kailangan merong kang ginagawang bahay kubo o kaya nagbubungkal kayo ng lupa sa labas o kaya nagsasayaw kayo ng folk dance sa pagkatapos nung session nyo. Ang tapos ng klase namin noon 5 o'clock. So parang gagawin mo pa rin after. And I heard merong mga science high schools na 7 to 7 p.m. ang pasok. So teka, since given yun na may mga eskwelahan na ganito ka-hectic ang kanilang schedule, paano or kailan kayo usually nagka-classes dito sa soft skills camp? Okay, so meron kaming after school classes na usually mga 5 p.m. To 6 p.m. And then, meron din kaming summer classes. So, for yung mga hectic talaga na schedule, like science high schools, we offer what we call boot camps. So, these are just 3 days na compressed. Kasi yung mga bata sa science high schools, they'd rather rest during vacation. So, that's why we offer compressed. Hindi ma-burn out. Yes, oo. So, they rest and then
Kaya 3 days lang yung para sa kanila, pero compressed. And they get it naman, yung compressed version. Ito, last question before we let you go, Inay Maricel. Ano, how do you assess pala yung natutunan sa soft skills? Paano kung pakita ng tao, ano, bata yun pagka nag-examination kayo, ba? Oo. Yeah, so we design our activities such that na-apply agad nila. So for example, for time management, one of our activities is that we ask them to create a schedule for a deadline. So instead of a fictional deadline, we ask them to choose a deadline, na actual deadline nila sa school. That they create a schedule for that. And that way, nagagamit yung output, nagagamit na nila mismo for school. Okay. Parang hitting two birds with one stone. Hindi na kayo nag-create ng imaginary scenario. Maganda yun. Correct. Or ano ka, naka-spy cam ka pala. Naka-spy cam? Or sabihin mo yung mga magulang, mga marites na magulang, uy, pakisatanon nyo nga yung anak nyo, grade-an nyo nga, padala nyo sa amin. Kung totoo nga bang naghugas ng plato tong mga tot, ginawa ang mga chores nila, nang hindi labag sa loob, di ba, ng bukal. Ayan. Pero anyway, Inay Maricel, how do we contact you? How do we reach the soft skills school for kids? Yeah. So we have an FB page at Soft Skills for Kids PH. And then you can also contact me via Viber 0927-184-9220. And I'll be glad to assist you. Thank you so much. Thank you so much for coming up with this and for guesting in our show this morning. Thank you. Thank you also for having me. Thank you. Uy, Inay Pat, eto na, bago tayo mag-break, batiin lang natin si Deanne, watching din dito mula sa Sydney, Australia. Nasaan na dito, girl? At syempre, si Maria Alcorado, watching from Iowa, USA. Celia Omega, yun, sabi yun, dito rin nakatira sa Sydney yung hipag niya. Inay Ko Po, pakibati kami ng pamangkin ko. Diyan din sila nakatira. Birthday niya ngayon. Happy birthday, Aldrin Pulito. Tita Celia daw ang bumabate. Nandiyan din si Melanie Nada, watching from Samar. Si Alex Fuentes, na kilala-kilala natin, watching from Bacolod. Oh my God. Hi, Alex. Oo, si Annalyn Gonzalez, watching from Hong Kong. Si Jessa Hernia, shout out daw. Si Benji Girl de la Cruz, nakikinig din. Si at Cruz, si Marian Maldo, maraming salamat sa mga nakatutok, yung mga Ola Natics natin. Yes. Nanunood sila ngayon. Si Carlo, mag-screenshot na si tayo, Inay Pat. Very supportive. Si Judy Ann Lunag, maraming salamat. Hello. At hello kay Oscar Erin, Ate Marie Chris, at kay Natalie na nanunood ngayon ng Inay Ko Po. Ay, hello, hello kay Leji and Leon. At sa lahat ng kamag-anak ko sa Amerika. Hello, hello, worldwide talaga ng Inay Ko Po. Okay, guys. Wow. Diyan lang kayo, ha? Yes, magbabalik ang Inay Ko Po. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Lazada 66 Mid-Year Mega Sale from June 6 to 8. Balita, impormasyon, Radyo 5 News Update. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Pagpapalakas sa internet connectivity sa rural areas at paglaban sa cybercrime ang pangunahing utos ni President-elect Bongbong Marcos kay incoming DICT o Department of Information and Communications Technology Secretary Ivan John Uy. Sinabi ni Uy na nais ng susunod na Pangulo na magkaroon ng malakas na internet signal sa lahat ng mga isla sa bansa na wala pang access sa World Wide Web. Nais din ng Pangulo na gawing simple ang transaksyon sa government agencies upang mapaliit ang mahabang pila sa mga ahensya ng gobyerno. Makatutulong ang internet access upang mapataas ang revenue ng gobyerno kumpara sa mano-manong paraan na nagpapabagal sa legal transaction kaya malaki ang nawawala sa buwis. Sinabi ni Uy na nais din ang susunod na Pangulo na matulungan ang business process outsourcing industry na pangalawang pinakamalaking employment ngayon sa Pilipinas. At yan ang balita. Ako si Cherry Bay ng Radyo 5, 92.3 News FM. Balita, impormasyon, Radyo 5 News Update sa 92.3 News FM. Ang oras, 10:48. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. For everything that's true, count on GSM Blue. GSM Blue ang kasama. Region GSM Blue. Choose to
sarili, totoo at hindi fake. Drink responsibly. Choose to chill and enjoy the true flavors of mojito, margarita, gin pomelo, and cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. Pesang isda, pritong isda, sinigang na isda, pangat na isda, kinilaw na isda, sarsyadong isda. Hi! Ang sarap talaga ng isda. At masustansya. Yes, less calories pa, inihaw na isda, sweet and sour na isda, adobong isda. Kaso, kung marumi ang karagatan, illegal na pangingisda, sinisira ang yamang dagat at hindi natin aalagaan, walang isda. Walang PDA? Walang public display of affection? Hindi lang isda, kung hindi, mangingisda. Makilangoy sa Oceana dahil kahit sabihing there are so many fish in the ocean, mawawala rin if we let them get away. Alagaan ang ating karagatan at sagipin ang ating mga mangingisda para marami pa tayong pagsaluhang isda at alaala. Support Isda Solution. Let there be fish! Lazada 6-6 Mid-Year Mega Sale na! Get fast and free shipping in as fast as 3 days within Metro Manila. Enjoy 6 times stackable discounts including Lazada bonus and 60% cashback for more savings. Download Lazada for more details. Check out na! Promo runs from June 6 to 8, 2022. DTI Federal Permit Number FTEB 143022 Series of 2022. Ang oras, 10:50. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Melgyang ko po, Pilipinas. Bakit iba ang Rhea Generics? Ang Rhea Generics ay isang pangako na ang pangkaraniwang Pilipino ay magkaroon ng kakayahang bumili ng mga tunay na world-class na kalidad na gamot. Kapag namin ang mga kilalang eksperto sa buong mundo. Kaya maaasahan mo na ang kalidad, husay at bisa ng Rhea Generics ay kapareho ng mga branded na gamot. Kanyang tumupad ng pangako ang Rhea Generics. Ang galing ng mundo, dinala sa Pilipino. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck at Boehringer Ingelheim. If symptoms persist, consult your doctor. Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maasahan mo. Lazada 6-6 Mid-Year Mega Sale na! Get fast and free shipping in as fast as 3 days within Metro Manila. Enjoy 6 times stackable discounts including Lazada bonus and 60% cashback for more savings. Download Lazada for more details. Check out na! Promo runs from June 6 to 8, 2022. DTI Federal Permit Number FTEB 143022 Series of 2022. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Lazada 6-6 Mid-Year Mega Sale from June 6 to 8. Fresh na fresh! Welcome back po sa Inay Ko Po. Aya, Inay Pat, fresh na fresh nga naman talaga pag-uusapan natin, diba? That's right, mas fresh pa sa'yo, Ches. Hindi, kasing fresh ni Inay MJ. Ang pag-uusapan natin, ito ang mga trending sa mundo ng mga inay. Pampa beauty man yan, fashion, home design, movie, series na pinapanood nyo, current issues at marami pang iba, o di ba? Kaya ang tanong namin sa inyo, what's inay? Yeah, ayan, ang ganda-ganda ng bridge sa likod mo. Harbor Bridge, ayan. Ito, para sa in the topic natin this morning, makikipaghiwalay o mananatili ka ba sa karelasyon mong niloko ka at may pruweba ka? Narito ang ilang comments ng ating viewers at followers sa 1PH. From Abby Manawis Yodina, for me, hiwalay dahil naniniwala ako sa kasabihan na once a cheater, always a cheater. Ay, cliche. Tsaka, mahirap na ibalik yung tiwala pag gano'n. Wala nang peace of mind kasi andun na lagi yung sakit at kaba pag wala siya. Baka naman somehow, niloloko ka na naman niya pag wala siya sa piling mo. Yun nga, at syempre from Gabriel Sairon Dapulang, sabi niya lahat naman deserve na second chance. Kung kaya patawarin at tanggapin ulit, bakit hindi? Pero kung sa tingin nyo na wala na talagang tiwala at nawala na ang pagmamahal dahil sa kasalanang nagawa, panahon na siguro na maghiwalay na ng lantas. Nako, parang tulfo. In short, hiwalayan mo pa rin siya.
Ito, si Maria Villarreal, parang Carmina Villarreal. Walang perpektong pagsasama pero hindi lisensya yun para mangloko ka. Kung minsan magkamali pag-usapan, solusyonan, ayusin at alalahanin ang dahilan ng pagsasama. At kung may solusyon na hindi hahantong sa hiwalayan dahil minsan ay matatawag mong pagkakamali. Pero pag nasundan pa ulit, sinasadya na yun. Kung minsan at unang beses pa lang nagawa, magkapatawaran at magsama na lang ulit. Ay pumapanig siya kay PJ, kay Itay PJ, tukol yun si Carla Abeliana at Tom. Pag once lang ito daw, balikan na. Ha? Patawarin Siren, daw. Si Riza Milano, itong sabi, hiwalay. Pwede naman siyang maging ulirang tatay sa mga anak namin kahit di kami magkasama. Sabi ni Mama, kapag wala kang tiwala sa partner mo, maghiwalay na lang kayo kasi lagi na lang kayo mag-aaway. Sa true naman, kasi lahat ng bagay o gagawin niya, questionable sa'yo. Okay, so i-demote mo na lang daw na babysitter yung asawa. Huwag mo na lang daw asahan na faithful siya. Babysitter ka lang na libre. Ganon. Actually, di ba? Sinasabi nga na ni ano, chinkitan, ang pangangaliwa, prutas na yan, di ba? May ugat yan. So, commitment ang pagpapakasal, di ba? So, kailangan hindi siya yung parang ayaw mo na, pwede ka nang lumayas, pwede ka na lang magpabay. Di ba? Parang forever nga yan, till death do us part in sickness and in health. So isipin mo once, twice, thrice, four times, worth it ba 'yan sa na ano na maging na magkalamat yung relasyon niyo ng misis mo o ng anak niyo, 'di ba? Dahil napakalaki ng ano ng impact niyan sa mga tao sa paligid niyo lalo na sa Pilipinas. Sanga-sanga, 'di ba? Lahat na lang involved sa buhay niyong mag-asawa, may yung extended family mo, alam nila 'yung problema niyong dalawa, which is hindi naman talaga dapat, 'di ba? Meron pang iba ang involved. Ang masakit dyan, yung ibang extended family, sasabihin, eh kasalanan mo eh, hindi ka nag-aayos. Tapos sa tingin mo, talagang magsistay ang asawa mo dyan. Kasalanan mo, tiisin mo na lang. Kasalanan mo rin, sabihin mo. Ganon, diba? Walang balls. Pinalaki mo, charot. Diba? May hugot na ganon. Oh, tapos diba, yung iba, sasabihin, tiisin mo na lang, pagsasawaan din naman niya yun, ikaw naman ang inuuwian. May mga ganong ganun mentality, ba? Diba? Nakakaloka yun, ha? At yung iba naman, yan dapat i-cancel. At yung iba naman, parang ang sinasabi nila, legal naman ang concubinage dito, basta tanggap ng asawa at napupunan ang kanya mga pangangailangan, pati pangangailangan na mga chikiting, ay yan ay dapat tanggapin mo na lang at lunukin mo na lang yung pride mo. Parang hindi ko naman nakita yun sa ano sa hindi DOJ. Kasi di ba nila nilagay yun bawat relihiyon parang iba-iba yung expectation dun sa husband, iba rin yung expectation dun sa wife, tas iba din yung definition nila ng submissiveness per culture. So marami ito kasing Pilipinas, marami tayong subcultures, no? Kasi nung pre-Hispanic times, meron talaga tayong mga tribo-tribo, ganyan. So per tribe or per culture or per area, meron accepted na social norms. Nasasabihin ng kapitbahay mo, tanggapin mo na lang 'yan. Ako, te no, ano, no, nagkasakit siya sa akin, so, din naman siya tumakbo. Ganito, so ganito yung gawin ng kapitbahay mo, no? Lumipat na siya sa tribo na yon. 'Di ba? Para doon na rin siya makisama. Para doon sila sama-sama sila doon kasi hindi talaga siya acceptable, 'di ba? Bago humantong sa panluloko, sakitan nga ng damdamin, dapat pag-usapan syempre yung ilang tips na ibibigay natin ni Naipat para mapigilan yung infidelity o affair bago pa man ito magsimula. Bilisan lang natin dahil 12:50. Sige. Mauna ka, Inay MJ. Ano ang first tip mo? Hindi ka lang dapat loyal, dapat faithful ka rin ang explainer dito. Iisa lang ang ibig sabihin. Sa Tagalog, maging tapat, pero subjective po yung definition yan. Sabi kasi ng ilan, pwedeng loyal ka, pero hindi ka faithful. Loyal ka mismo sa partner mo na kahit mali na ang ginagawa ng partner mo, okay lang sa'yo. Kung pagiging faithful naman, it's a different story. Kahit walang nakakakita, gagawin nila kung anong tama. Faithful ka sa isang maayos na relasyon. Inay Pat, take ito, it away. Number two, umiwas sa danger zones. Palaging may temptation, so palaging may makikilala ka along the way, mga kasama mo sa trabaho, makikita mo sa party, ganyan. Hindi mo pwedeng isara mo na lang yung mundo mo, no, pagkatapos mong ikasal. Kasi kailangan mo pa rin lumabas at kumita, kumayon. So palaging may, pwedeng may better sa partner mo o parang swak,
kayo magtrabaho, pero ang tanong, sumasalubong ka ba? Ibig sabihin, kung may nakikipaglandian sa'yo or nakikipag-flirt or parang kailangan after work, meron pa kayong sideline, ikaw ba go lang ng go? Kasi kung oo, panluloko na po yun. I-define nyo ang inyong boundary. Number three, communication is key. Maging open po kayo sa isa't isa, healthy yung pagkakaroon ng happy crush o mag-admire ka ng ibang tao, pero dapat sabihin mo sa asawa o partner mo, o kung halimbawa ha, na fall out of love ka na, sabihin mo rin sa kanya to work things out. It takes two to tango, sabi nga nila. So, kailangan mag-usap para magkaintindihan. Yes, mag-uusap talaga kayo. Parang Kylie at Aljur. Ayan, si Kylie nag-work na. At ito, magbigay ng oras sa relasyon. Para sa mga itay at inay na busy, huwag kalimutan maglaan pa rin ng oras para sa me time ninyong dalawa. So, mag-date kayo as a couple. You try new things. You learn together. And then, hindi na magiging routine. Iwas kayo sa parang pabigat or parang feeling na nakukulong lang kayo sa bahay kasi exhausting yon, di ba? Syempre, depende sa relasyon. So, ang importante, you keep getting to know each other and you keep growing as a couple. Yan. So, mga inay, itay, lahat po nakikinig sa atin ngayon, bahagi nyo lang po sa amin yung mga topics o concerns sa, na pwede po natin pag-usapan. Ano, mag-comment lang po sa aming Facebook Live. Mag-message po sa amin sa 1PH. Meron po tayo sa TikTok. Kadami nag-follow dyan ang 1PH_signal. Samahan nyo kami lagi dito sa 1PH Signal TV at Radyo 5 tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Ako po, si Pat Fernandez. Kami ang 1PH Telesadbisyo para sa Pilipino. Po si MJ Marcori, mag-mask po, mag-ugas ng kamay at mag-ingat tayong lahat. Kasama niyo po kami sa inyong lakbay sa pagiging isang mabuting ina. Para kahit may problema, hindi ka magkapa. Inay ko po. Choose what's true. Choose GSM Blue. Ang programang ito sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fujidan.